concerned guys, bali for today, tuturuan ko po kayo kung paano magpalit ng radiator. Ito hindi nyo naman actually kailangan paggawin nyo to sa isang mekaniko. Kayang-kaya po i-DIY ito. So kailangan nyo lang po ng 10 na wrench, 10 mm na wrench o kaya ng socket. Kung may socket kayo, yan lang po kailangan nyo dyan, matatanggal nyo na yan. Tapos yung tip ko naman dito, kung halimbawa luma na yung coolant nyo, isabay nyo na rin yung pagpa-flashing ng coolant. Kasi normally pagka tinanggal natin to is tatanggalin natin yung mga hose ng radiator. So matatapon talaga yung coolant nyo, kung coolant yun or tubig. So kung bago naman yung coolant nyo, bagong flashing lang to, pwede naman kumuha kayo ng lalagyan, i-drain nyo muna sa ilalim. Mamaya papakita ako, may hiwalay akong video mamaya pagka sinalina na natin to, magpa-flashing muna ako. So yun, pagka kung bago, kumuha kayo ng lalagyan, isalin nyo muna sa, i-drain nyo muna, tapos isalin nyo muna sa lalagyan yung coolant para after nyo maibalik, mapalitan, ibalik nyo na lang. So napakadali lang po nito, ito lang po ang tatanggalin natin dito. Ito lang po. So isa. Ito dalawa. Tapos ito, kasi kailangan natin tanggalin yung fan. Tapos ito, plier tsaka screw para matanggal natin ito. So tatanggalin natin itong mga nakabala. Pero ito lang po yan, dalawang ganito kasi sa baba pa. Ito tsaka ito. So yun, papakita ko na lang sa inyo. So ito lang po kailangan nyo dyan, Phillips screw, 10mm na socket o kaya open and close wrench. Tapos plier, kung meron kayong ito, kung meron kayong vice grip, mas okay ito para pag inipit ito, hindi kumakalas. Pero pliers pwede rin yan. Ito maganda kasi ito pag linip mo yan, hindi na talaga siya matatanggal. Dalawang hose lang tatanggal natin dyan. So ito lang naman, unahin natin ito. Ito kasi kaya na ipapalitan, ano na, nagdidik na yung radiator niya, na bitak yung, ito yung ibabaw, yung top cover niya na biyak. So papalitan na natin. Pero check ko rin, susubukan ko siyang i-repair kung pwede pa, pero kung hindi na talaga, i-replace na natin. Susubukan ko muna kung pang emergency pwede siyang i-repair. Pero siyempre, hindi advisable yun. So pag nasira radiator nyo, palitan nyo na lang agad kasi importante yan. Ito ang ganda nyo ng vice grip. Talagang pag-place kasi yan. Iipit pa nyo dyan. Pwede rin, hindi na kailangan tanggalan. Tapos bagay sa baba, ito muna. Tanggalin natin itong fan. Unahin natin yung fan. So ito guys, oh. Ayan, tingnan nyo yung ano ko, filter. Marami pong mga nagre-reklamo dito yung napapasukan ng tubig. Actually ito, sagka ano, 2011, hindi naman siya. So ang ginawa lang namin dyan, ito. Ito yung dugtungan. Lagyan nyo ng silicone. Ayan, silicone. Lagyan nyo ng silicone gasket ito kasi usually dito yan tumatagas. Dyan yung galing yung tubig. Lagyan nyo ng silicone to. Tapos kung may maliit kayo na towel, lagyan nyo ng towel dito. Effective yan. Hindi talaga mapapasok ang tubig. Ginagawa nila, naglalagay sila rito para ma-safe talaga. Yung insulator, ma-safe din yun. Pero ako, ganito lang ginawa ko. Then, silicone gasket, tapos nilagyan ng basahan dito ng driver. Okay na siya, hindi na siya napapasokan ng tubig. Yun, kung gusto nyo lang naman ganun. Pwede rin naman lagyan nyo to. Yung ato ng ginagawa na iba, nilalagyan ng ano, pwede rin yun.
So yun, napakadali lang naman po dito. May video ako nito pagpaano pag-replace nito. Hanapin nyo na lang. Pero napakadali lang po niyan. Dalawang screw lang po tatanggalin nyo dyan. Tapos tanggalin nyo yung socket nyo. Sa inyo isa. Ayun, yung isang hose sa ilalim. Okay, kung makita nyo isa pang hose sa ilalim. Ayan yung isang hose. Ayan yung tatanggalin pa natin isa. Ayan. Ayan yung isang hose na tanggalin natin. So, madali lang naman tanggalin yan. So yun guys, pag overheating, check nyo. Kung madalas na cause ng overheating, kaya babantayan nyo to. Kasi possible, pakpan nyo na lang to. Itong heating natin, pakpan nyo muna. Para hindi nakapasukan natin ako. Tapos tanggalin nyo itong hose. Ilagay nyo lang naman to. Ayan. Tapos pag binalik nyo, bumili kayo ng silicone gasket. So katulad nun, lagyan nyo para walang singaw yung pressure. Tapos yun guys, pwede nyo na itong iangat. Ay, mali. Tapos after nun guys, ito lang. Ito lang actually naglalak dito. Ito lang. Yan lang na kuhold dyan. So yun lang tatanggalin nyo. Napakadali ko dito tanggalin actually. Tapos mahirap pa to sa iba. Radiator tsaka radiator fan, dali lang tanggalin, dali lang gawin. So hindi nyo na kailangan maghanap-hanap pa ng mga detalye ko dyan. Easy lang po yan. Ito isa sa pinaka madaling i-DIY actually. Magpalit lang nito yung fan ka ito. Napakadaling i-DIY. So huwag kayong masyadong mataranta tapos maghahanap kayo ng mga mekaniko. Madali po yan, kayang-kaya. Hindi ay walang. Tapos yun, pagkatapos yan, angat ko lang to. May mga guide naman to. So, ayan, may guide dyan. So, hindi ka magkakamali pag binalik mo yan. So, yun lang. Tapos, yun lang. Angat ko na to. Yan. Ito na po ang radiator. Ganun po kadali ang magpalit ng radiator. So ito na po yung radiator natin. Ganun po siya kadali. Kasi sa inyo, hindi nyo na kailangan ng mekaniko to. Napakadali po yung DIY. Tapos, ito po yung drain nya. And kung magpa-flashing kayo, ito yung drain nya. Yan. Ito yung tatanggalin nyo pagka magpa-flashing na kayo. Yan. Ito. Pag magpa-flashing kayo, mag-drain nya. Ito yun. Drain plug nya sa ilalim. Yan. Ito yung drain plug nya. So ito guys, ano, wala na talaga oh. Totally damaged niya. Nabiyak na talaga. So wala na akong option dito kundi palitan talaga. I-replace na talaga ito. Pero ito kasi, okay pa naman to. So, tatry ko siya i-save, lilinisan ko na lang. Tapos, may nabibili kasing, ayan, sobrang biyak na yan. Wala na, wala na pag-asa. So, kung kita nyo ito, ito biya. Wala na. Sira na talaga. So, wala na tayong option dito kundi palitan talaga. So, ang gagawin natin, pero ito, papalitan ko na siya, pero sisave ko to. Kasi wala pa tong problema eh. Lilinisin lang to. Kasi may nabibili actually na top cover nito. Na ito lang may nabibili. So, ito, isisave ko to kasi sayang din. Para kung halimbawa magkamasira man, pwede ko pa siya ibalik. May nabibili kasi nito sa Shopee pala. Papakita ko sa screen para makita nyo kung interesado kayo. Pero syempre, better kung mag-replace na kayo. Kumbaga ito ano lang. Sa taxi kasi ito, okay kasi talaga kung huwag mo sayangin. Kasi normally, syempre taxi yan. Bastado masyado. Pero kung private, syempre, mas maigipalit na kayo.
So yun lang guys, after nito kunin nyo lang yung bago, dapat match na match, ganun lang, kasi may mga guide naman yun, pag kinabit nyo na actually yan, may mga guide dyan sa ilalim, ito ayan, may mga guide dyan, ayan, may guide dyan, katulad dyan nung sa radiator fan, tapos ayun yung mga butas nyo ay sa ilalim, pag nakita nyo yun, sa ilalim. Hey guys, bali ito na po yung ating bagong radiator. Actually hindi naman siya bago, surplus din, pero ito yung ipapalit natin kasi kailangan natin ng madalian at wala rin budget, so temporary muna, bumili lang ako ng surplus, so okay naman siya, so yan, ikakabit na natin, so napakadali lang naman po niya ibalik. Ganun lang naman, ito may guide naman siya doon sa baba, so yun lang po yun, kakabit mo lang yung guide. Ayun yung tinuro ko sa kanina, may butas sa baba, yun po yung guide nyan, so napakadali po, hindi po kayo magkakamali dyan, sasalpak nyo lang yun, so yun lang po siya, tapos kakabit nyo yung lock nya. Ito naman yung lock nya, so hindi ka magkakamali kasi pareho-pareho naman yan. Ayan. Napakadali lang po nyan. Ayan. So yun yung lock nya. Napakadali lang po ikabit. So kung palit ng radiator lang naman, madali lang po. Pwede bumili na lang kayo ng radiator, tapos kayo na magkabit. Sa napakasimple, bilhin nyo na lang ng Jollibee. Kaya ng order yung natitip din nyo. Magbayad kayo dyan, minimum 500, so sayang din yan, ganyan lang naman gagawin nito. Tapos yung mga free, tapos yung mga free na tool sa kasa, yun, pwede na pong gamitin yun, yun lang po ang kailangan mo, hindi naman kailangan ng special tools dyan. Although ako siya, may ginagamay nito sa oso, yun ang ginagamay. Pero sa kung wala kayo, yung sa kasa, 10mm lang naman. Tapos, balik nyo muna itong pan. Puro ano lang pa yun, dalawang 10mm lang na screw ang gagamitin nyo dyan. Dalawa lang po ang pinakabit. Bali, dalawa po sa pan, saka sa radiator. So, yun lang po yan. Napakadali. Yan, ito lang po. Napakadali po niya. Hindi natin kailangan ng mga humingi pa ng tulong sa mga amigado nyo. Tayo na po, DIY po natin itong mga ka-Jawrey. DIY lang po natin itong mga ka-DIYers. Yun, tapos kabit nyo yung make sure lang na ano, mahigpitan nyo ba kasi makalimutan nyo eh kumalas yan habang nasa biyahe. Lagyan na natin ng silicone. Ito guys, optional lang naman to. Kung gusto nyo lang, lagyan ng silicone. Optional to. Para hindi sa tumagas. Para talagang ano, silyadong salyado. So, ito po ang lalagyan na. Plies lang kailangan nyo, pero plies grip yung ginagamit ko, pero ano lang po, plies lang talaga kailangan nyo. Lagyan nyo na rin ang
ano ng silicone gasket para sure na ano, hindi tatagas, lalabas yung pressure. Natin is yung sa baba. So hindi ko na pakita, maybe nakakita nyo na makakanina yan, so hindi ko na pakita, sasalpa ko na lang. Lagyan nyo na lang ng silicone gasket din. Hey guys, ganun lang po kasimple magpalit ng radiator. Maski sa fan, ganun lang po kadali. Dalawang screw lang. Pag fan, dalawang screw lang. Tapos yung fan ang tatanggalin nyo, napakadali po yan. Meron tayong hiwalay na video nyan. Pag sa radiator naman, tanggalin nyo lang tong fan para makulos yung ating radiator. So ito lang naman tatanggalin nyan. Ito, ito. Napakadali po. Kaya kung kaya nyo po yan. Tapos, yun. Ang gagawin natin, since tapos na naman to, at saka, since bago yung bagong palit yung radiator natin, mag-ano na rin kami, mag-flashing na rin kami. So after nun, isabay nyo na rin ang flashing. Kasi kung bago nga, magpalit nga kayo, mag-flashing na rin kayo, sabay diretso na flashing nyo na. Yun. Tapos yung additional tip lang, lagi nyo babantayan to, especially kung magpapalit kayo. Yan, dapat ito pumapalo pa. Yan, pagkaginan nyo mo siya, yan, dapat pumapalo pa sa yung spring nyan. Pag hindi na pumapalo yung spring nyan, maglalak yan. Pag hindi yun nakakalabas ang pressure, mag-overheat yan. So yun, pabantayan nyo ito palagi kung okay pa yung radiator cap nyo. Yan. Kung habab, before, kung may time kayo once a week, buksan nyo lang, tapos ganyan-ganyan ninyo lang. Kasi isa to sa number one reason na nag-overheat ang sasakyan. Pagsiraan na to. So pagsiraan na to, pag mainit na to, hindi niya na nilalabas yung mainit na tubig dito, o kaya yung mainit na coolant dito, hindi niya na nilalabas. So ano nangyayari? Overheat si radiator. Nag-overheat ang makina. So yun guys, maraming salamat. I hope may natutunan kayo, ano? Tsaka sobrang dali talaga nito. So yun lang po. Maraming salamat. Susunod natin flashing.